Yan. Good day mga kakambing. So, ayan. Oras na para timbangin natin sila. Pwede ko na silang i-win. Iiwalay sa nanay pero wala pa akong paglalagyan. So, siguro mag-stay pa sila ng mga 1 week or 2. Kasi yung hinihintay natin, malapit na dumating. Malapit nang umalis din. Dumating at umalis. So, meron tayong... So, ngayon pa lang, meron tayong bagong pamilyang darating. So, hopefully na makarating sila dito ng ligtas. May family tayo. Farm family tayo na bagong darating sa ating farm. So, makikita nyo rin sila sa mga susunod na video natin. Pero for now, hi! Pero for now, magtitimbang tayo na ito. Ano na sila, 2 months. So, titimbangin natin sila kung ganun sila kabibigat. Ayan, let's do this. Ayan, manguhuli tayo mga kambing muna. Hindi natin sila titimbangin na manguhuli lang muna tayo. Kung sino lang yung mahuli natin, hindi yun lang yung matitimbang natin. Itong blackhead traditional. Bakli niya, ato. It's a bakli. Isa to sa mga huling ipinanganak eh. Kaya ganyan wala siya, wala pa siyang tag. O ba't namatay? Pagawin niya natin. Namatay yung ano ko. Labas ka muna niya. Labas. Tagal na kasi. Ito, ito mga kambing, meron tayong nahuli. So, ito yung isa sa pinakamalaki nating doling. Ang laki niya, grabe. 2 months. 2 months old. Come on, mamamot tayo na naman. Go inside. Go. Stop. 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 Tingnan natin, walang nakasabit. Nakatungtong siya. 2 months old. Dowling. 21 kilos, may get. 21 kilos. Tingnan natin sa pounds. 46. 21 kilos. Ah, labas ka na dyan. Isa siya yung sa pinakamalaki kong doggy. So, hindi naman lahat ganyan kalaki. 2 months na yun. Tumuli naman tayo medyo average size. Ito. Ito yung buckling. Average size. Yan. 16 kilos. Sarap ko lang mga kami. Kulang ano yan. 16 kilos. Kulang-kulang 17. Kita nyo ba mga kami? Average size. 2 months old. Okay, let's go. Go out. Go out. Oh, manguli pa tayo mga kambing. Ito naman. Dappled head dowling. Yung maliit yung pinanganak, yung kapatid niya, laki-laki tao siya, nitit. Ayan na siya ngayon. 16 kilos din mga kakambing.
Oh, diyan ka muna. 16 kilos. Wala oh. Ba. 2 months old yan mga kambi. Oh, tapos ka na. Okay naman. Saan ha? Huli pa tayo nung... kambing. Nag-average siya lang ng 16. Yung isa talaga malaki yun. Yung 21, yung single dowling. So, alam ko na yung size nila. Hindi naman sila gano'n, no? Pero malalaki pa rin sila. So, 2 months lahat sila. Nagtago na sila eh. Kasi, oh, tinyo, wala na. Wala nang nasa labas. Natakot eh. 2 months old. So ayan. So ayun yung mga kambing. So tinimbang natin yung mga kids natin para alam natin yung timbang nila pag inihiwalay natin sila. Tapos kung totaling win na sila, titimbangin ko ulit sila 1 month after kung hiniwalay sila sa nanay. So doon ko itinatrack yung growth nila. Siyempre yung meron dyan, merong mga mabibilis ang growth, tapos eventually biglang babagal. So iba-iba kasi ang ano ng kambing katawan. So siyempre mas ano tayo doon sa mas mabilis ang growth rate. Pero so far naman hindi sila nagkakalayo ng laki. So 2 months sila, nag-average sila ng kahit ilan lang yung tinimbang ko, mga 16 kilos. So okay na yun, maganda na para sa mga bata yun. Hopefully mag-continue yung growth rate nila. So kung 16 sila, 16 right, yeah, 2 months. So for, in 3 months nila, mas lalaki pa sila. So baka nasa 20 plus na rin sila kilos. Sa 3 months pa lang yun. Tapos multiply nyo yung by 2. Di, siyempre habang lumalaki yan, mas maraming kinukonsume na pagkain yan. Kaya mas bibigat siya. So, ayan. Wala, tulog sila ngayon mga busog eh. Kaya wala kayo nakikita. So, ayan. Tapos, marami pa tayong gagawin dito sa farm ulit. Mag-start na naman tayo kasi malapit na yung lipad natin. Lipad nila. Malapit na mga kambing. Kailangan ko rin para meron akong space sa paglalagyan sa kanila. Pero for the meantime, dito muna sila. Pwede ko naman sila iwin dito. Sasaraduhan ko lang yung mga daanan nila doon sa mga nanay nila. Para hindi lang sila makapasok. So, ganun na rin yun. Nawin na rin sila. So, ayan. Tapos dun sa yung nabanggit ko kanina na meron tayong another farm family na darating. Makikita nyo sila sa susunod na video. Sana ano, hopefully na malakas sila, masigla, ligtas silang dumating dito.
For now, yan muna tayo mga kambing. Yan muna ang mga nangyayari sa ating farm. Constantly lang cleaning, feeding, at sa check ng health nila. Kasi maulan talaga. Titila ng ilang oras tapos uulan na naman. Kaya maputik tayo ngayon dito sa farm. Luckily na lang na meron na tayong raised house. Kaya hindi na sila masyado maputik. Ito lang, itong flooring ko lang to, medyo babaguhin ko to. Kasi nilagyan ko siya ng plywood. Hindi maganda. Kasi pag umiihi sila, ayan, ito, basa. Hindi na detrain. Ganyan, magkukos din yan ng sakit sa kanila. Sa, yan. So yan muna tayo mga kambing. So shout out tayo sa mga kababayan natin na nanonood all over the world. Happy goat farming po, and dalangin nyo po na lagi kayo nasa mabuting kalagayan, and stay safe po and be strong. God bless po sa ating lahat.